Ako po si Sena Abby Yabu, nasa ika-6 na baitang sa Matusalem Elementary School, Rojas East District. Napakalaking tulong po ang Radyo Eskwela sa aking pag-aaral. Dahil dito, natututukan ako sa kabila ng pandemya na ating nararanasan. Madali ko pong naiintindihan ang mga lesson, kaya naman, mabilis ko pong nasagutan ang aking module. Sa Radyo Eskwela sa Sabela, Daluyan ng karunungan, pandayan ng kahusayan, pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng batang Isabelenyo, edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga. Handa na ba kayo para matuto sa aking arili? Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita. Sa wika at panitikan. Oras na para sa mga araling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinang. Kagalingang pangretorika ay huhugugin. Edu, aksyon, Pilipino. Masayang araw sa lahat ng nakikinig sa Facebook at sa radyo. Isang aralin na naman ang ating pagsasamahan upang tiyaking tuloy-tuloy ang inyong pag-aaral sa panahon ng pandemya. Ako muli ang inyong guru sa radyo, Lorena Vitelan. Makinig, matuto, gamit ang radyo at ang Facebook ninyo. Ayun na! Bago natin simulan, ay balikan natin ang nakaraang aralin sa asignaturang Filipino. Ang pang-angko. Ito ay ang mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Tinalakay din ninyo ang pang-ukol. Ito naman ay mga kataga o salitang nag-uugnay sa isang pangalan at sa iba pang mga salita sa pangungusap. At ang panghuli naman ay ang pangatnig. Ito naman ay mga kataga o salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay. Uulitin ko ha ang mga napag-aralan ninyo noong nakaraang pagtalakay. Simulan natin ito sa pang-angko. Ito ay mga katagang nag-uugnay o yung nagdidikit o nagsasama-sama sa panuring at salitang tinuturingan. O tinalakay din ninyo ang pang-ukol. Kung natatanda ninyo, ito naman ay mga kataga o salitang nag-uugnay sa isang pangalan, sa iba pang mga salita sa pangungusap. At ang panghuli naman ay tinatawag nating pangatnig. Ito naman ay mga kataga o salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay. Hayan, naku, sigurado akong naaalala pa ninyo ang mga araling ito. Upang maging lubusan ng inyong pag-unawa, ay maaari kayong gumawa ng mga pangungusap gamit ang pangunay. Ayan, ngayon naman sa ating pagsisimula sa bago nating aralin, tungo muna tayo sa pagbibigay ng kahulugan ng salitang ugat. Ayan, inuulit ko, salitang ugat o tinatawag nating root word sa English. Ang salitang ugat ay salitang buo ang kilos. Halimbawa, takbo, alis, iyak, ugoy, lakad, luto at marami pang iba. Samantalang may tinatawag tayong panlapi. Kung natatandaan ninyo, ito yung tinalakay na ninyo nung mga nakaraang pagtalakay o paksa sa Filipino. Ang panlapi naman ay isang murpema na ikinakabit sa isang salitang ugat upang makabuo ng isang bagong salita o anyo ng salita. Hayan.
Balikan ulit natin ha, salitang ugat at panlapi. Dahil ngayong araw ay pagsasamahin natin ang mga panlapi at salitang ugat sa pagbuo ng salita. Tayo na! Sa araw-araw na ating pakikipagtalastasan o pakikipag-usap sa iba, ay gumagamit tayo ng mga angkop na salita upang maging mas mabisa ang ating pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan. At maiparating natin ang diwa ng ating mensahe. Gumagamit tayo ng angkop na salita gamit ang mga panlapi at salitang ugat. Makabubuo tayo ng bagong salita sa pamamagitan ng salitang ugat at panlapi. May lapi ang tawag sa nabuong salita gamit ang salitang ugat at panlapi. Inulit ko, may lapi ang tawag sa nabuong salita gamit ang salitang ugat at panlapi. May iba't ibang uri ng panlapi. Ang mga ito ay unlapi, gitlapi, hulapi, at kabilaan. Simulan natin sa unlapi. Unlapi ang tawag sa panlaping ikinakabit sa unahan ng salita. Un, unahan. Unlapi. Halimbawa, ang unlaping nag. At ang salitang ugat na laba ay nabubuo ang salitang nag. Laba, naglaba. Isa pang halimbawa, ang unlaping um at salitang ugat na awit ay nabubuo ang salitang umawit. Awit. Hayan, isa pang halimbawa, ang unlaping ipag at salitang ugat na dasal ay nabubuo ang salitang ipagdasal. Ipagdasal. Hayan. Maaari tayong magbigay ng mga salitang gamit ang unlapi at salitang ugat. Mahusay! Ngayon naman, tungo tayo sa ikalawang uri ng panlapi, ang gitlapi. Gitna, panlapi, gitnang panlapi. Tawag naman ito sa panlaping isinisingit sa pagitan ng unang katinig at kasunod nitong pantig sa salita. Uulitin ko, tawag naman ito sa panlaping isinisingit sa pagitan ng unang katinig at kasunod nitong pantig sa salita. Magagamit lamang ang gitlapi kung ang salitang ugat ay nagsisimula sa katinig. Halimbawa, ang gitlaping in at ang salitang ugat na bisita ay nabubuo ang salitang binisita. Binisita. Halimbawa pa, ang gitlaping at ang salitang ugat na takbo ay nabubuo ang salitang tumakbo. Tumakbo. Hayan. Ngayon naman tumungo tayo sa ikatlong uri ng panlapi, ang hulapi. Hulapi naman ang tawag sa panlaping nasa hulihan ng salitang ugat. Hulapi, huli. Ang hulaping han at salitang ugat na ganda ay nabubuo ang salitang
gandahan. Ganda? Han. Pinagsama, gandahan. Ang hulaping hin at ang salitang ugat na imbita ay nabubuo ang salitang imbitahan. Ang galing! O, ito pa isang halimbawa. Ang hulaping in at ang salitang ugat na bigkas ay nabubuo ang salitang bigkasin. Bigkasin. At ang hulaping an at ang salitang ugat na lubos ay nakabubuo naman ng salitang lubusan. Ayan. Nakakatuwa talaga, hindi ba? Ayan. Natalakay na natin ang unang tatlo. Pero may isa pa tayong uri ng panlapi. At ito naman ay tinatawag nating kabilaan. Kabilaan. Ibig sabihin, ang panlapi ay parehong idinidikit natin sa unahan at sa hulihan. Ulitin ko. Kabilaan ang tawag kapag ang panlapi ay idinidikit natin sa unahan at sa hulihan. Halimbawa, ang unlaping ma, salitang ugat na hiya, at ang hulaping in ay nabubuo ang salitang ma, hiya, in, mahiyain. Ulitin ko. Unlaping ma, salitang ugat na hiya, at ang hulaping in ay nabubuo ang salitang mahiyain. Sa panghalimbawa, ang unlaping ka, salitang ugat na lungkot, at ang hulaping an ay bumubuo sa salitang kalungkutan. Kalungkutan. Ayan. May isa pa tayong halimbawa. Ang unlaping ma, salitang ugat na tuklas, at ang hulaping an ay nabubuo ang salitang matuklasan. Matuklasan. Ayan. Natapos na natin ang uri ng mga panlapi. Balikan natin. Unlapi, unahan, gitlapi, gitna, hulapi, hulihan, at kabilaan, unahan, at gitna. Ayan! Sigurado akong handa na kayo sa isang gawain. Tayo na! Sa gawain ito ay pipiliin ninyo ang titik ng tamang sagot. Ulitin ko. Sa gawain ito ay pipiliin ninyo ang titik ng tamang salita gamit ang panlapi at salitang ugat. Ayan. Unang bilang. Laging patlang ng face mask kapag lumalabas ng bahay. Laging patlang ng face mask kapag lumabas ng bahay. Uulitin ko ang tanong. Laging patlang ng face mask kapag lumabas ng bahay. Ang pagpipilian? Sa letrang A, sumuot. Sa letrang B, suotin. Sa letrang C, magsuot. At sa letrang D, nagsuot. Uulitin ko. Sa letrang A, sumuot. Letrang B, suotin. Letrang C, magsuot. At sa letrang D, nagsuot. Ayan. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letrang C, magsuot. Sumunod na bilang naman. Patlang
ang pagpunta sa mga matataong lugar. Uulitin ko. Patlang, ang pagpunta sa matataong lugar. Sa letrang A. Iiwas. Sa letrang B. Umiwas. Sa letrang C. Umiiwas. At sa letrang D, mag-iwasan. Ayan. Ulitin ko. Sa letrang A, iiwas. Sa letrang B, umiwas. Sa letrang C, umiiwas. At sa letrang D, mag-iwasan. Ang tamang sagot ay? Tama. Letrang B, umiwas. Sa ikatlong bilang. Dapat ding patlang ang ating resistensya upang may panggalang sa sakit. Uulitin ko ang tanong. Dapat ding patlang ang ating resistensya upang may pananggalang sa sakit. Sa letrang A, palakasin. Sa letrang B, lumakas. Sa letrang C, palakas. At sa letrang D, magpalakas. Ang tamang sagot ay letrang A, palakasin. Sa sumunod na bilang, mainan ding patlang ng bitamina upang makatulong sa pagpapalakas ng resistensya. Uulitin ko ang tanong. Mainam ding patlang ng bitamina upang makatulong sa pagpapalakas ng resistensya. Sa letrang A, iinumin. Sa letrang B, uminom. Sa letrang C, umiinom. At sa letrang D, iinumin. Ulitin ko ang pagpipilian. Sa letrang A, iinumin. Letrang B, uminom. Letrang C, umiinom. At sa letrang D, inumin. Ayan, ang tamang sagot ay letrang B, uminom. Sa susunod na bilang, patlang lagi ang mga kamay pagkatapos gumamit ng palikuran. Uulitin ko, patlang lagi ang mga kamay pagkatapos gumamit ng palikuran. Sa letrang A, sumabon. Sa letrang B, sabunin. Sa letrang C, sinabon. At sa letrang D, sinasabon. Uulitin ko. Sa letrang A, sumabon. Sa letrang B, sabunin. Sa letrang C, sinabon. At sa letrang D, sinasabon. Ang tamang sagot ay letrang B, sabunin. Ang patlang ng alcohol o hand sanitizer ay mainam ding gawin kung hindi makapaghuhugas ng gamit ang tubig at sabon. Uulitin ko ang tanong. Ang patlang ng alcohol o hand sanitizer ay mainam ding gawin kung hindi makapaghuhugas gamit ang tubig at sabon. Sa letrang A, ginamit. Sa letrang B, gamitin. Sa letrang C, gagamitin. At sa letrang D, paggamit. Ang tamang sagot ay letrang D, paggamit. Sa sumunod na bilang, ang mga patlang ay di muna pinapayagang pumasok sa paaralan dahil sa banda ng pandemya. Uulitin ko, ang mga patlang ay hindi muna pinapayagang pumasok sa paaralan dahil sa banta ng pandemya. Sa letrang A, nag-aral. Sa letrang B, mag-aaral. Sa letrang C, inaral. At sa letrang D, inaaral. Ang tamang sagot ay letrang D, mag-aaral. Sumunod na bilang, patlang pa rin ang pag-aaral ng mga bata kahit hindi sila papasok sa paaralan.
Inuulit ko, patlang pa rin ang pag-aaral ng mga bata kahit hindi sila papasok sa paaralan. Sa letrang A, tumuloy. Sa letrang B, tuloy. Sa letrang C, magtuloy. At sa letrang D, magtutuloy. Ang tamang sagot ay letrang D, tuloy. Sumunod na bilang. Patlang ng guro ang mga module sa bawat bahay ng mga mag-aaral upang malinang ang kaalaman ng mga bata kahit nasa loob sila ng kanilang tahanan. Ulitin ko ang tanong. Patlang ng guro ang mga module sa bawat bahay ng mga mag-aaral upang malinang ang kaalaman ng mga bata kahit nasa loob sila ng kanilang tahanan. Sa letrang A, hinatid. Sa letrang B, hatid. Sa letrang C, ihahatid. At sa letrang D, maghahatid. Ulitin ko. Letrang A, hinatid. Sa letrang B, hatid. Sa letrang C, ihahatid. At sa letrang D, maghahatid. Ayan, ang tamang sagot ay letrang A, hinatid. Ayan, naku, binabati kita na isagawa mo ng mahusay ang gawain ito. Mataas ba ang nakuha mong marka? Oo! Kung oo, magaling. Kung hindi naman, ay maaari ka pa rin magsanay gamit ang iyong learning activity sheet. Mahalaga na wasto ang mga panlapi sa salitang ugat na gagamitin sa pagbuo ng bagong salita upang madaling maunawaan ng iyong kausap ang nais mong iparating. Maihahatid ang diwa ng mensaheng nais ibahagi upang sa gayon ay mas mabisa ang ating pakikipagtalastasan sa kapwa. Isang aralin na naman ang natapos sa ating asignaturang Filipino 6. Kung may mga katanungan kayo sa araling ito, ay maaari kayong mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page sa Radyo Eskwela sa Isabela o kaya naman ang isulit ito sa inyong learning activity sheet para masagot ng inyong mga guro. Sa ngalan ng bumubuo ng Radio-Based Instruction Team ng Dibisyon ng Isabela, ako muli ang inyong guro, si Teacher Lorena Vitalan. Makinig, matuto gamit ang radyo at Facebook. Paalam! Daluyan ng karunungan. Pandayan ng kahusayan. Pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng Batang Isabelenyo. Edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga. Handa na ba kayo para matuto sa aking arili? Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita. Sa wika at panitikan. Oras na para sa mga araling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinang. Kagalingang pangretorika ay huhubugin. Edu, aksyong Pilipino. Ayun na sa Radyo Eskwela.